I have journeyed today on a mission for the 42 million people. And Madame Marcos, daughters Irene and Aimee, and a select group of government officials and wives arrived to a rousing reception in Peking. The Philippine Party was one of the largest foreign delegations to visit the People's Republic of China. The first Filipino president ever to have visited Peking made a journey of reconciliation and of hope. A passage into another world, alien in culture, massive in scale, radically different in political orientation. Two hours after the arrival of the official party and the conclusion of the airport ceremonies, Chairman Mao Tse-tung himself received the president and his family. In a villa outside Peking, the meeting between the two heads of state lasted for more than an hour. It was one of the longer audiences given by the chairman in recent years. When the president told Chairman Mao that he had come to formalize relations with the Chinese government, Chairman Mao responded with applause and remarked, "It takes two hands to clap." The audience with the venerable leader of the People's Republic of China was followed by a meeting with Prime Minister Zhou Enlai. President Marcos described the premier as vigorous in mind and body, well-informed, and in touch with the most recent events. But the responsibilities for the visit fell on the shoulders of Vice Premier Deng Xiaoping, who accompanied President Marcos on all his tours. Openness was the theme throughout the visit. Dropping the defenses of the past, the Filipinos had come willing and eager to learn from China. The Chinese matched the enthusiasm of the Filipinos with an almost extravagant show of hospitality to the delegation and an exceptional display of official honors for the president. The party which joined the president included representatives from diverse sectors of Philippine society, from business and the arts, from mass media and the universities, from the public agencies concerned with population control and nutritional care, agriculture and trade, local government and economic planning. President Marcos's current visit to China, though short, has achieved complete success. His Excellency the President met Chairman Mao Zedong and had a friendly conversation. His Excellency also met Premier Zhou Enlai. Our two sides held talks on international questions of common interest and on further developing the relations between China and the Philippines. Today, historical experience and realism both lead us to be less emotional and more objective. We would engage our emotions to do so on the basis of an authentic Asian identity. It is on this basis that we now look at the whole world, our region, and ourselves.
and the old modes of thought can no longer sustain us, nor can they sustain any other country in Asia. And thus we must reassess our alliances. We must restudy our destiny. In short, go out into the world. We are Asians. We live in Asia. Our destiny is in Asia, and our thoughts and policies must be remodeled in accordance with these unchangeable facts. The state banquet in Peking provided the occasion for recalling the friendly relations that had existed between China and the Philippines in the past and for celebrating their restoration. Okay, narinig po natin si Marcos ulit, which is very rare. I asked Richard if he has ever seen this video. Hindi pa. Hindi pa, you never saw it. Because they don't want people to see it today. Mm-hmm. The dignity that went with a president who does not walk like a duck, who speaks with force, and how we were treated with respect by one of the most powerful nations then and now. And I think it's very important to note that Marcos said in that speech, we are Asia, we are in Asia, and we must remold. We must also change our, anong term na nagamit? Parang policy, no? Towards the world. What did you remember from there, Richard? Ay, parang ganun yung sinabi niyo kanina. Okay. Well, so, foreign policy. After Marcos, we reverted to become a neo-colony again. Malakolonyal na naman na hawak na hawak ng kano. Mas nauna pa si Marcos na pumunta sa Regina kaysa kay Nixon. Nixon. He was 10 steps ahead of his time. And ang malungkot dito sa atin, pag may sumunod ng presidente, lahat ng ginawa nung nauna, buburahin na, parang wala nang kwenta. Well, pero espesyal dito kay Marcos, espesyal talaga ang pag yurak at pagdurog nila because silang lahat ay itong ABS-CBN, mga Lopez, derechahan tayo. Itong mga Aboitiz, etc., Alcantara, itong mga Rason, nagsamantala pagkatapos nang nawala si Marcos, sinunggab ang ating oil industry, sinunggab ang kuryente, sinunggab ang infrastructure. Kaya pala walang makasumbat ngayon kay Marcos sa kanyang kinitang pera. Sapagkat baka doble pa yung kinita nilang mga politiko. Hindi lang doble. At yung, hindi lang politiko, yung mga dambuhan ng korporasyon. Na nagtatago sa legalidad daw ng privatization. Pero it is a continuing plan. Richard, you seem to be wanting to say something. Please. Diba? Pero, ayun, di ba, nung panahon niya kasi, basically, kinonfiscate niya yung mga ari-arian nila, tinurn over sa kanya, sa ownership niya. Tapos nung balik, basically, ginawa nila after EDSA-1, bumawi na lang sila sa yung mga nawala sa kanila. Yeah. Well, yung mga, halimbawa, Meralco, binayaran din ng publiko yun in 1971-72, sometime there. And it became more of a public enterprise. There are many details to that, no? And then yung oil companies were state-owned, not private. Mayroon tayong oil transporting company, yung mga ships and so on. Architect, anong naalala niyo? Halimbawa sa housing. Yung nabanggit ko ng experience namin ngayon dito sa project. Malaking project ito, 200-bed hospital is not a small hospital. And it will need a lot of power and consistent dapat. Kasi pag nasa operating room ko, hindi pwedeng magkaroon ng brownout. Or for that matter, yung ibang mga importanteng gawain sa loob ng hospital. Eh ngayon, ang pakiramdam ko ay may scarcity. And I think ngayon ko lang naalala na yung scarcity na may pinag-ugatan. Sinasadya yung scarcity today. My daughter who has a restaurant has been texting me asking where she can buy a generator. Then she wants to. So sa business circles,
pinag-uusapan na ang power shortage next year. Mm-hmm. Ano, at naghahanda na ang mga may planning, may foresight, mm-hmm. ano? And this parang is sinasadya. Sinasadya. If there's no doubt, sinasadya nila 'yan. Kalaro si Petilian ng Department of Energy and Sergio Osmeña sa Senado. Hindi ito na iba nung panahon ni Cory, ano, binigay yung National Power Corporation sa pamamahala nino Ernesto Aboitiz, mm-hmm. the biggest importer of generators. Pag upo ni Aboitiz, nagka-blackout na. Billion, ha? Mm-hmm. Kaya tawag sa kanya, ano eh, the Prince of Darkness. No? The Prince of Darkness. Walang hiya yung mga oligarchs na yan. Yung mga Castilaloy, whether they're Chinoy or Castilaloy, na accumulation lang ng yaman, mm-hmm. ano, at the expense of the welfare of the people. Marcos was not like that. That is why kailangan durugin si Marcos para mawala ang alaala na may state or estado or pamahalaan na para sa bayan, para sa kapakanan ng bayan. Senator? Alam po ninyo, nabanggit nyo yan, comment. Maraming mga tao ang, but it's too late in the day, na sinasabi nilang, nung panahon ni Marcos, eh, wala ito. Yan ang passage ng salita. Nung panahon ni Marcos, wala ito. Eh, nung araw kasi kako, walang batas. Ang batas si Marcos. Eh, bakit hindi natin ibalik yun? Pag-usapan natin. Ang tawag doon sa panahon, to be fair, it was not just a dictatorship. Dahil sabi nyo, Senator, sumusunod siya sa batas. He's very legalistic. Mm-hmm. But there is no question, he was authoritarian. He exerted authority. And ang article ko sa Tribune last week, Wednesday, I asked, ano? So what's wrong with authoritarianism? Ang China authoritarian, ang Singapore authoritarian, ang Vietnam authoritarian. Nakankiwan tayo ni Lee Kuan Yew dyan. Mm-hmm. Ano sabi niya? Ang demokrasya daw natin ay walang mangyayari. Mm-hmm. Eh, siguro, nasabi nila yan, sapagkat sanay silang walang demokrasya. Pero, Kamentong, it is very symptomatic. It is very prophetic, perhaps, na ang mindset ng ating mga kababayan ngayon ay patungo na ron. A strong leader For the nation. Kasi for the nation. Pwede kang strong leader for the Americans. Tulad ng nangyayari ngayon. Or ng Globe strong Gloria leader Arroyo. For overpriced. Yung demokrasya today is only for the oligarchs. They get their way. Sila ang panalo lagi. Ano? Taas ng kuryente, taas ng tubig, taas ng toll fee. Panalo sila. May demokrasya sa kanila. Ano? May sosyalismo para sa kanila kasi inaalagaan with our money, taxpayer, itong mga oligarchs. Mm-hmm. Ano? Para sa tao, wala. Para sa tao, wala. Walang alaga sa tao. Ano? So, peace and order, foreign policy, we look into that, infrastructure, transportation. Malaking problema ngayon transportation, di ba? Yung MRT. Mm-hmm. Bakit yung MRT privatized? Ang daming palpak. Yung LRT, panahon pa ni Marcos, pinamamahalaan ng pamahalaan, eh, meron ba tayong narinig na malalaking problema sa LRT? Baka sinasadya yan. Hmm? Baka sinasadya. Itong MRT. MRT. Eh, kasama ho yan. And that can be shown. Ano? Kasi, because, ang nakakabahala kami itong, if I may interject, pardon me, parang napupunta na sa banyaga lahat ang ating bansa. May bansa na tayo sa loob ng bansa, like Bangsamoro. Yung mga ospital natin mapupunta sa mga banyaga. Pati tubig natin, banyaga na. Pati langis sa ilalim ng lupa natin, banyaga na. Transportasyon, banyaga na lahat. Eh, wala na natin ang Pilipino eh. Wala na. Let's ask the youngest anything to add at this point before we take our last break. Namagit naman niya kanina eh. Dahil nga sa semi-colonial na nga ang ano, yung lipunan natin ngayon, eh, wala na sa atin yung kapangyarihan. Kaya ang mostly yung mga masa, no, yung opinion, naghahanap sila ng mga ano, yung nabanggit niya kanina, strong leader. Kaya popular ngayon lalo na sa ano, social media, sa internet, yung pagbabalik ng ano, mga katulad ni Marcos. You think sa social media, nagiging popular ulit yan? Ah, yes. Dati pa. Nung ano pa. Okay. A few years. Okay. So, architect, anything to add? Ako, idagdag ko lang dyan na ang aking experience, yung mga projects na sinimulan ni Marcos, ang puna ko, lahat naging landmark. Napapakinabangan. Okay, let's get back to transport bago tayo mawala doon. No?
nung panahon ni Marcos, and si Imelda na mamahala ng MMDA noon, no? Mm. Metropolitan Manila Development Authority, may double-decker buses tayo, di ba? Yeah. Yung ba, hindi ba successful yun? Di ba? That would have reduced the footprint ng mga buses natin, di ba? That could have helped. Pero wala nang mga ganyan ngayon, eh. Wala nang mga ideas na ganyan. Siyempre, inalis dahil sa ginawa nung diktador daw. Eh. Mm. Oh, baka pag wala na si Noynoy, tanggalin naman lahat ang proyekto niya ng susunod na presidente. Pero ang, ganyan tayo mga Pilipino, ugali natin hindi maganda eh. Ang puntos ko dyan sa diktador, laging may diktador. Ano? Because power tends to concentrate. Ngayon, ang poder nako-concentrate sa mga oligarchs at mga korporasyon. Pera ang diktador ngayon. Ano? Pati ang Korte Suprema, we can show the record of how they favor their decisions, no, for the oligarchs. At yung media, ilan na lang mga i-control ng media. Ano? O si Manny Pangilinan, bumili na sa Inquirer, Philippine Star, may Channel 5, ano? You know, including information. Hindi kaya tayo maalis dito on the air. Eh, so far, ang programa natin, apat na taon na at kalahati. Ano? At diretsahan natin, binabatiko siyang mga oligarchs niyan, eh, nandito pa tayo. Salamat naman sa independence ng ating GNN. Global that's why it's always a pleasure to be with you, Kamentong. Mm. Sapagkat ang mga tinatalakay mo para sa bayan, para sa mga mamamayang ordinaryo. Kaya isang kasiyahan ko at karangalan lagi na maging panauhin mo kami ito. Okay, so let's go back to our youngest member. After this discussion, what do you think? What is our judgment on the crisis of the Philippines today? And what is the root of this crisis? Is it Marcos? Kumbaga it goes way before Marcos eh. Deep-rooted na yan mula pa nung sinakop tayo ng mga Amerikano dahil ang trato sa atin bilang mga alipin, no, mga slaves. At nagtuloy-tuloy lang yan hanggang sa ngayon eh dahil umaasa tayo sa kanila sa basically sa lahat mga kailangan natin. Pero hindi ba nung panahon ni Marcos nakita na tayong puwang na medyo luluwag na yung control sa atin ng dayuhang makapangyarihan. Kumpara sa ngayon, na lalong sumikip ang, anong tawag dyan sa salitang Pilipino? Yung leash o yung... Yung kadena. Kadena. Oh. We'll ask Richard and then finally wrap up ni Senator. Richard. Siguro, nung kasagsagan ng mga... nung time ng mga struggles ng mga lumalawang Pilipino noon. Pero yun nga, pumasok naman yung mga katulad ng pamilyang Aquino. Tapos, ayun, nawala na yun. Okay. So, Senator. Well, thank you for this opportunity. 2016 will be a red letter year for this country. Kung tayong mga Pilipino ay paiikutin muli ng mga politiko at papayagan natin ang ating sariling lokohin tayo, wala nang mangyayari sa bansa natin. I'm sorry to say. Parang nawawalan na ako ng gana, but hope springs eternal. But Senator, inihahanda na ni Washington CSIP yung susunod para sa 2016. Ang tawag ko doon sa inahanda ni Washington CSIP, yung Popet, Little Miss Popet. Hindi, wag na tayong pumayag na paikutin tayo, mga kaibigan. Kailangan... yung mga political family na yan, alisin na yan, huwag nang iboto yan. Yung mga re-electionist, huwag nang iboto yan. Yung mga nagkamal ng salapin ang dahil sa pork barrel, dahil sa DAP, sa PDAP, huwag nang iboto yan. Okay. Humanap tayo ng mga may dangal na tao. Okay, we'll have to take our last break and then our part 3.